Ang Lumban ay isa sa mga bayan dito sa 4th District ng Laguna. Maganda ang bayan ng Lumban. Bukod sa punong-puno ng history, punong-puno rin kami ng makukulay na kultura. Ako si Romel Estrella, 54 years old, at ang sumulat ng libro tungkol sa Laguna kung saan kasama ang Lumban. Ang mga tao dito ay karamihan, magsasaka, mangingisda. Several years after, dumating ang mga Franciscan missionaries, nagsimula silang magturo sa mga kababaihan ng Lumban ng pagbuburda. Siguro ito ang isa sa pinakang formal na pag-aaral na nangyari sa mga women folks ng Lumban para matuto sila ng pananahi. O pagbuburda nga, in general. Yung pagbuburda ang isa sa mga nagsilbing kulay ng aming kasaysayan. Madami dito sa amin pag sinabi mo na sino ang isang maituturo mo na magbuburda na hinahangaan mo. Si Andi Manik yun. Laging si Andi Manik. Ang gawa ng Andi Manik ay talagang pulido, maganda. Kaya nga marami tumatangkilig sa kanila. Siya ang pinakamagaling daw na gumawa dito sa Lumban. Yung ang aking pagkakaalam. Kilala siya buong Lumban. Siya kasi ang kahit matanda na nagbuburda pa rin. Ito ay panyulito na four corner kung tabaging. Merong ang apat na sulok na burda. Noon pa ay masasabi natin isa na siya sa mga pinakakilalang mananahi o magbuburda dito sa aming bayan. Dahil mula sa kanyang pagkabata hanggang sa kanyang edad ngayon ay niyakap pa rin niya ang pagbuburda na naging parang kanyang buhay. Ito yung pinakang design. Basta rose ang ano nito. Tubon Lumban ako. Alam mo na, kinagis nang ko na yung pagbuburda. Ako si Monica de Ramos, 87 years old, isang burdadera dito sa bayan ng Lumban. Yung ang hanap buhay ng mga mamamayan. Natututo lahat ng mga babae. Sa pamilya namin, inabutan ko na din. Ang lola ko, nagburda rin sila. Nanay ko, nagbuburda. Yung mga kapatid ko. Ito ay talagang naging household chore na nila. Ito, sila nagbuburda sa mga panyo, sa mga belo, sa mga punda ng unan, kubrikama, at even kurtina. Ito talagang kinonsider nila as tradition. At yung skills na inapasa from one generation to the next. Panahon ng hapon, binubombay itong bayan ng Lumban. Di bumakwis kami lahat. Walang tao dito. Yung inasa bangka kaming malaki, kaming mga magkakapatid. Wala kami nadala kung hindi yung gamit lang namin. Wala nang burda. Libot na yung ng panahon na yung. Nang dumating na lang ang Amerikano, saka bumalik uli ang pagbuburda. Tapos na, saradong maigi. Para hindi natatastas. Di yung may nakapupunta na ng Maynila, nakapagluluwas na. May nabibili ng tela doon. Ang gagaling ang tela sa Maynila eh. Katulad ng pinya, busi. Yan ang espesyal yung pinya. Disente, saka malambot, at saka hindi mainit sa katawang. Hindi katulad ng busi. Ang husi, lalo na yung barong, mainit. Naku, malaking bagay itong pagbuborda. Malaki na itulong nito sa bawat mamamayan ng Lumban. Lalo na pagka yung may mga asawa na, may mga anak na, kumikita. Sa pamamagitan ng pagbuborda, meron nakapagpatapos ng pag-aaral ang mga anak. Ito ang nagiging source nila ng livelihood. At yun na ang pinagsimulan ng pagsikat ng Lumban bilang Embroidery capital of the Philippines. It will take about siguro mga 1 week or 2 weeks para makabuo ka ng mga accents lang. Hindi pa yung a fully embroidered, hindi pa. Napaka-intricate na akalaing mumakina ang gumawa. During the 70s and 80s, sikat na kami. Sikat na ang Lumban sa tahi. Na
nagsimula nang i-integrate ang painting, ganun din ang beadworks, kahalo ng mga burdang kamay. Ayon sa mga mamimili ng barong dito ay preferred nila ang Lumban embroidery dahil mas intricate, mas fine, at saka mas maumbok. Naiba. Naiba talaga. Yung sa Batangas, meron nga din mga nagbuborda. May mga baron din doon ginagawa, mga gawang. Pero ibang yari dito sa Lumban. Maraming pagkaiba. Matambok, makinis, malinis ang ilalim. Pero alam mo, pagka sa Batangas, tingnan mo ang ilalim ng burda, madami nagsinulid na halahalabid. Pero pag burda dito, doon mo makikita yung pag-iinan mo parang ano na din, pang-ibabaw, malinis. Yung ang hinahanap ng mga mamimili. Pag nakita nilang may burda, yung ang gustong-gusto nila na makita at magkaroon ng burdang kamay na galing dito sa Lumban. Ilang taon ako kayo nagbuburda? Why, ako 7 taon lang nagbuburda na. 87 na ako ngayon, nagbuburda pa din. Pwede po ko kayo makuna ng letrato? Pagpunta ko sa Amerika, ipagmamalaki ko yung nagpunta ko sa Lumban. Opo. Ay, talaga pong ito ang House of Barong. Ang Lumban, ang House of Barong. Tingnan ninyo yung mga item ko doon, mamimili kayo, kaganda. Yun nga, bibili ako noon. Itong kalado, ito yung parang mga eyelet na ginagawa ng mga mananahi. Na ang proseso nito ay binabasa, ginugupit, and then nagkakaroon ng eyelet na tinatahian nila. At dito naging sikat ang burdang Lumban sa mga tinatawag na kalado. Kalado, hindi marunong sila. Batangas, Bulacan. Hindi nila makuha ang teknik ng Lumban. Naku, wala akong inaaksayang oras. Pagbupo ko sa umaga, may merienda, 15 minutes, tahin na naman. Pagkakain ng tanghalian, konting oras lang, tahin na naman. Laban na eh. Pwede na itong gupiting. Ibibenta na, ilalagay ko na doon sa ano. Di-display ko na ito. Pagpa hanggang ngayon, sabi nga ng anak ko, nang nasa Canada, sabi sa akin, anong ginagawa niyo, nanay? Ay ko, eto, nagbumorda. Oh, parang awa nyo na, tumigil na kayo, ang tanda na ninyo, tama na. Ako'y naku, ay di lalo mo akong pinapanghina pag ako'y hindi nagborda. Wala akong ginagawa, mangihina ako. Nitong nakaraang naming 16th Burdang Lumban Festival, itong si Andi Manik nga ay pinarangalan ng Bayan ng Lumban bilang huwarang senior citizen dahil sa kanyang pagmamahal sa tradisyon ng burda. Even the provincial government ay binigyan na siya ng parangal tungkol sa kanyang artistry dito sa larangan ng burda. Pinakamaningning, alagad ng sining, 2006. Ewan ko nga kung bakit ko pinamagatan ng ganayong. Hindi naman ako karapat dapat. Ito yung aking gown na pinya, material na pinya. Nang ako'y bigyan ng award sa Santa Cruz, noong 2006 pa, ito ay sinuot ko. Ngayon, pagkatapos ko nga isuot, sabi ko, hindi ko na ito ibebenta, gagamitin ko na lang ito. Ay, napakaganda. Burda ko yung binibili ko sa inyo. Pag ako namatay, ito ay susuot ninyo sa akin. Ayun, hindi ko binibili. Hindi pa mamamatay ang pagbuburda. Kumakalat na eh, dami nang natuto. Gawa ng ano, yung naturoan ko ngayon, nagtuturo na din doon sa kanyang mga, halimbawa, mga anak, mga kapitbahay, lalago pa din yung. Inspirasyon si Andi Manik ay dahil yung makikita mo nga sa kanya yung pagmamahal doon sa tradisyon. Madami sa aming mga Lumbenyo ang tinitingala siya bilang isang living legend at inspirasyon para ang tradisyon ng burda ay mapanatili namin at ma-preserve.
ang mga naiambag niya dito sa tradisyon na ito ay masasabi nating na bahagi ng kasaysayan ng Broda ng Lumban.